si Mikkelsen. Nakita mo ba si Nanay kanina nung nakukwento siya? Oo, nakita ko siya. Kung paano niya ako ipagtanggol sa ibang tao. Papasalamat niya ako sa kanya na siya na naging ina ko. Hindi ka ba naaawa? Naaawa kaso wala na akong magagawa dahil nagawa ko na itong mga kasalanan ko eh. Ang tanging ano ko na lang, huwag nilang usgaan yung ina ko dahil ako ang pagkakamali. Hindi siya. Mikkelsen, sa anong edad mo ba parang masasabi na naging pasaway na anak ka talaga? Mga 16, 17 years old. Anong ginawa mo? Doon natutunan akong magbarkada-barkada, hindi na umuwi sa amin. Bakit? Kasi nga, tulad ng sinabi ng magulang ko, sa kalsada na kami, kalya kami lumaki. Nagaanap buhay kami. Nung napagod na siguro yung katawan kong ano, bata pa kasi ako, iniisip ko, marami pa akong gustong gawin. Ayoko magaanap buhay, gusto ko easy money. Para lang mabili ko yung masunod ko lang yung luho ko noon. Dahil nabarkada ako eh. Lahat ng yan natutunan mo dun sa mga barkada mo, sa mga naging kaibigan mo? Sila lahat nagturo sa akin. Sa palagay mo ba, nung mga panahon na ginagawa mo yon, hindi mo nasasaktan ang nanay mo, ang tatay mo? Hindi ko na naiisip yun. Sobrang kapustukan ko nun. Hindi ko na naiisip na may napapamaka ko. Gusto ko lang yung maging masaya lang ako, yun lang. May galit ka ba sa nanay mo? Wala. Basta gusto ko lang. Parang meron, Mikkelsen eh. Wala. May galit man ako. Bakit mo ginagawa yung mga yun? Ano, nagpapapansin ka ba sa kanya? O talagang ginusto mo lang? Ginusto ko lang talaga. Mas pinili mo lang talaga na maging pasaway ka? Kasi hindi niya naman kami masyadong nakikita. Eh. Tuwing after 1 week lang, tsaka uwi, 1 beses lang siya uwi. Kumbaga ako, gusto ko alagin yung sarili ko. Kung ano yung naisip ko yung gagawin ko. May galit ka sa tatay mo? Yun, sa aray, sa harap ako. Ano? Dahil kasi minsan, pag uuwi lang siya, makikita niya ako. Ikaw, wala ka lang ginagawa. Ganyan-ganyan ka pa. Pinapagalitan ka palagi. So sa palagay mo, Mikkelsen, may punto ba ng buhay mo na nagkulang ang mga magulang mo, ang nanay mo, ang tatay mo sa'yo? Parang meron. Ano yun? Pag-aaruga. Pag-aaruga. May nangyari daw na nasa ospital yung asawa mo nung mga anak na, nanay ni Nita, binigyan nyo ng pera si Mikkelsen. Anong nangyari dun sa pera? Bali, ano lang po yun. Napadaan po ako dun sa may saklaan lang po. Naglaro ka? Ay, kasi kulang lang po yung ano eh. Bakit mo ginamit yung pera dun? Nagbaka sakali po kasi ako nung baka tumama po, madagdagan po yung pera ng pang ano, sa hospital. Hindi mo inisip yung sitwasyon ng asawa mo? Inisip po, kaso wala na po eh. Nangyari na ako. Saka nailabas naman po ng matiwasayang mag-ina ko eh. Saka hindi naman po naubos lahat, may natira. Parang ano ka pa, may natira. Parang pinagtanggol pa niya yung sarili niya, may natira naman eh. Doktora, alam niyo po, kanina ko pa napapansin si nanay ni Nita na parang punong-puno siya ng galit, ng sama ng loob. Meron po bang ano sa kanyang behavior? Kasi talagang parang ang sama-sama po ng kanyang loob. Parang ang dami niyang kinikim-kim. Yung nanay ni Mikkelsen, ano, ang intention niya sana is ma-alleviate or mapawi yung kahirapan nila. Kaya ang nangyari, na-focus yung attention nila na mag-asawa dun sa paghahanap buhay. Not realizing na napabayaan nila yung bata, kung saan napaka-crucial ng formation ng personality at saka ng konsensya. Ngayon yung anak naman, hindi nga, ano eh, hindi kumpleto yung pagsisisi niya. So, bagamat siguro nakikisimpatya sa nanay niya ngayon na parang siya yung nagbe-burn ng brand or na sisisi tuloy. Pero yung mga pangyayari, hindi pa rin talaga na completely nagsisink in sa kanya. Kung ano talaga yung implications ng mga pangyayari. Sana nga dumating talaga yung punto para kay Mikkelsen na maisip niya ang lahat ng ito at maitama habang may panahon pa. Sa aming pagbabalik, saksi sa mga kalokohan, haharap na dito lang sa Face to Face.
gangster na siya. Saan-saan na, natuto nang mag-drugs. Nakakaaway ko yung kapatid niya, kaya ganyan nagkakaganyan yan. Face to Face would like to thank AXN Time and Shapes, La Senta by Samstress, Flames and Prints, Dr. Margie Nasal of ISA Dermatology Dentistry, Salon de Manila, Brazilian Agaricus Coffee. Patindi po ng patindi ang emosyon at eto, may makikisaw-saw pa, ipapa-Facebooking niya ang mga ginawang kalokohan ni Mikkelsen. Pasok po si Kuya Aris, kung hindi ako nagkakamali, kayo po ang barangay Tano dun sa kanilang lugar. Opo, totoo po. Okay, ano po ang nasaksihan ninyong pagiging pasaway nitong si Mikkelsen? Bata pa rin si Mikkelsen eh, talagang... sa lugar namin. So, isayin po natin, ano po ba yung mga kasong kinasangkutan niya? Unang kinasangkutan niyan, trouble, riot, batuhan dito, batuhan doon. Pangalawa, naging magnanakaw. Bukod po doon, bandang uli, dahil sa maliit yung nananakaw, nandiyan ay lumalabas na sila sa may kalye ng Eastnuts. Kasama nung mga kabarkada niya. Kabarkada niya hanggang sa naging gangster na siya. Mm-hmm. Saan-saan na, natuto ng mag-drugs. Mm-hmm. Tapos malalaki na yung tinitira nila. Praise ka lang sa akin. So, nakaaway ko kasi kapatid niya. Ano-ano? Nakaaway ko yung kapatid niya, kaya ganyan, nagkakaganyan yan. Bakit yung nakaaway niya? Dahil yan din sa ano, sa tropa-tropa lang din doon. Sa lugar namin. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun. Sa katunayan nga, eh, sakit ng ulo ng barangay yun. Sakit ng ulo. Nanay niya nga eh. Hindi totoo yan. Nanay niya, hindi na kaya siya masakit. Kami pa kaya. Sinungalingan niya. Habol namin dyan eh. Hindi namin mahuli-huli. Dahil pinagtatakpan siya ng mga gangster niya. So pagka ho may nagagawang kalokohan si Mikkelsen at nasasangkot sa gulo, nagpupunta po lagi sa inyo si nanay ni Nita? Eh, hindi na ho. Eh, hindi na ako naano sa barangay dahil inaalis na ako agad nila. Oh. Ah, nakikipag-areglo ka agad? Oo, nakikipag-areglo agad. Mikkelsen, di ka ba naaawa sa nanay mo o sa lahat ng ito? Kita mo ang daming taong nagre-reklamo tungkol sa'yo? Naaawa minsan. Hindi mo ba gustong baguhin ang buhay mo? Baguhin? Simula nung ito, simula nung lumabas yung baby ko, nag-iba na naman ako yan. Alam niyo po, nagkaharap-harap na yung mga dapat magkaharap. Alamin po muna natin ang final words ng ating mga trio tagapayo sa ating Just Face It. Attorney? Yes, no? We can say, hindi habang panahon buhay ang iyong ina. At ikaw, ama, at ikaw ay... ikaw ay sasagipin sa lahat ng iyong problema. Baka isang araw ay ikaw ipagtatanggol din ang aming opisina at may kaso ka na sa korte. At baka masangkot ka sa heinous crimes ay huli na ang lahat. Ang pagsisisi ay dapat sa kaya dapat magbagong buhay ka na. Salamat po, Attorney. Father? Alam mo, Mikkelsen, ang isang pagkakamali ay hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali, di ba? So, ang napakahalaga po sa pagbabago ay ang pagtanggap po na ikaw ay nagkasala.